Samantala, nagmamadali na ang matandang pari. Mabilis nitong inaakyat ang mataas na burol dahil kailangan nitong umakyat sa pinakamataas na bahagi ng lupa upang usalin ang kanilang pinakahuling paraan upang ang labanang ito ay mawakasan. Ngunit dala ng kanyang edad ay pilit na lamang nitong kinakaya ang lahat. Na sa bawat akbang ay labis ang kinakaing lakas at hininga nito. Kailangan makarating ako sa itaas. Dahil kung hindi ay... At sa kanyang likuran, isang nilalang ang humahangos. Hayok na hayok, gutom na gutom. Sa kabigla itong hinablot sa may balikat ang nangihinang matandang pari. Saan ka bubunta, tanda? Kakain ka, ano? Saan mo ako? Gutom na ako eh. Sige na po. Nagmamakaawa na ako sa inyo. Wala akong makita sa paligid eh. Kahit anong bungang kahoy. Kahit nga tubig eh. Patayusap naman oh. Tatangkalbo. Sige na. Nanapangiti ang matandang pari dahil ang binatang sikulas ang susi sa pagkakataong ito. Sinipat nitong maigi ang pangangatawan ng binata at batid nito na napakadali lamang mapakiusapan ng binatang sikulas. Pagkain ba? Tubig? Opo. Sige. At kahit saan ka rin diriya pa. Weh, ito? Sagot ko na. Seryoso yan, tatangkalbo? Only rice? Aba, oo. Only ulam? Siyempre. Pwedeng mag-take out? Pwedeng. Sagot mo na, pati ladies drink? Ha? Baliw ka ba? Wala akong alam dyan. Bueno, ito lamang ang kailangan mong gawin iyo. Pagtapos ng ipapagawa ko sa iyo, ay didiretso tayo agad-agad doon sa may Kapitolyo para sa iyong kahilingan. Maliwanag ba? Oo, oh, sabi mo yan, Tatang Kalbo, ha? Sige, ano ho ba yun? At ipinaliwanag ng matandang pari ang kailangan nitong gawin mula sa pag-akyat ng burol. Nang biglang, sabay-sabay na umangil ang mga nilalang sa kanilang paligid. Naku! Hindi ito maaari! Nasundan tayo! Iho! Pinisan mo! Huwag mo na akong alalahanin! Ha? Ano ako bali? Eh sino man nilibre sa akin kapag namatay ko dyan? Huwag kang mag-alala! O heto! Marami yan bilang paniniguro! Magbantali ka na! At tumatakbo ang oras! Pinisan mo! Takbo! Biglang nagsulputan ang mga hayok na hayok na mga nilalang. Saka dinaluhong sila ng mga ito. Ngunit, handa ang matanda. Hinugot nito ang kanyang kwintas. Ibinalot ito sa kanyang mga kamao at lumikha ito ng malakas na liwanag. Tila naglalabas ng enerhiya. Na napangisi naman ang binatang sikulas habang nilingon pa nito ang matandang pari. Ay! Tatang Kalbo! Hintayin mo ko dyan, ha? Hindi kaya masaya mag-food trip mag-isa? Wala akong balak magmukbang, no? Hintayin mo ako, ha? Sa kaki na papa nito ang isang supot ng pilak na siyang ibinigay ng matandang pari habang tumatakbo ito papaitaas ng burol. Woo! Naku, tiyak! Matutuwa si Peds nito. Pag binigla ko siya, saan kami kakain ng masasarap bukas, oh? Ay, naku po! At tuwang-tuwa ito, walang tigil na kumakaripas ng pagtakbo. Sa dako ng labanan. Kailan ba ang sinasabi nila? Mga inaasahang nagapagligtas ng Capricornio? Mukhang masyado yata kami naging maingat kung kayo lamang pala mga hadlang
ay mga walang kwenta. At naningkit na ang mata ni Sator. Dahil batid nito na hindi ang impong abwa ang siyang nagwika sa gitna ng kanilang paghaharap. Kung sino ka man, di mo na maikakaila ang iyong karuwagan. Mangberto, humanda ka. Hindi ang impong abwak ang tangi lamang nating kalaban dito. Tama! Dahil tangi lamang kakayahan ng kung sino mang ito ay gamitin ang mga walang kamalay-malay na mamamayan ng aming tahimik na bayan. Subalit, humalakhak lamang ang mas nagiging babagsik na matandang tagapamunong abwak. Babagay! Napakabagay nyo! At ngayon nyo lamang nababatid ang lahat kung sino ang dapat nyong makalaban. Ika ng matandang kulay itim na ang buong balintataw at bumubulalas ito para sa huling sandali. Ito na lamang ang akin masasabi, mga walang utak na diloob. Huli na ang lahat. Humalakhak ito ng napakalakas at nagkatinginan sina Sator at Mangberto. At isang napakalakas na pagwasiwas ng kanyang pandigmaang kampilan ang iginanti ng impong abwak kina Sator at Mangberto. Katapusan nyo na! Mabilis na nakalukso ang binatang si Sator. Subalit, tumilapon si Mangberto sa kanyang pagkakasalag ng napakalakas na puwersa ng kanilang kalaban. Samantala, sa may itaas ng burol. Parang nabudol yata ako ng matandang yun ah. Eh mas nagutom ako lalo eh. At mukhang kukulangan yung binigay nun sa akin ah. Hindi bale, ate ka. At sinimulan na ng binatang sikulas ang seremonyas upang isakatuparan na ang kanilang huling tsansa upang mawakasan na ang sigalot na naggaganap sa kanilang dating tahimik na bayan. Inilabas nito ang kapirasong papel. Binasa. Pinasadahan ng pagbasa ang mga kataga, ritual at orasyon na nakasaad dito. Lalalala! Matatapos pa nga lang akong ngab-ngabin sa balikat nung matandang mabaho na yun eh. Tapos sinipsipan ako ng madaming dugo. Tapos, eto, kailangan na naman ng dugo. Anak ng mukhang kahit lamok nga eh. Aayawan na ako eh. Dahil halatang halata na yung dugo ko. Wala na eh. Ngayon ako naman oh. Saka binasa pa nitong maigi ang mga nakasulat sa may piraso ng papel. Diyos mio naman oh, ano ba naman kasing sulat kamay to eh? Ano to? Incheck o Arabo? Mas mababasa ko pa nga yung sulat ng doktor eh kesa dito. Ay nako! Ay! At dahil kumukulo na ang tiyan ni Nicolas, ay hindi na ito nagpatumpik-tumpik pa. Sinugatan ito ang kanyang palad. Ah! Aray ko! Hey, Abdi! Ah! Aray! Saka ipinatak sa nag-iisang bato sa may tuktok ng burol at isinigaw ang mga orasyon mula sa hawak nitong papel. Ngunit, tandaan mo, hinding-hindi ka maaaring magkamali dahil malaki ang magiging epekto ng orasyong iyong bibitawan kung kaya mag-iingat ka! Ay! Buo na! Sige, sige! Ito na!
sa darating na eleksyon, 10,000 bawat tao. Mali. Mali pala yung nabasa ko. Ito. Seryoso na, ha? Game! Kapangyarihan ng araw, yakap ng buwan. Ako si Kulas, tagapagtanggol ng pag-ibig at katarungan. Sa ngalan, Teka. Ulit. Gulo mo kasi narrator, eh. Inasapawan mo ako, eh. Game! Ito na. At nagsimula ng kumulo at kumitla na ang langit ay tila bumibiga. Kapangyarihan ng araw, yakap ng buwan. Ako si Kulas, tagapagtanggol ng pag-ibig at katarungan. Sa ngalan ng kapangyarihan ng kalawakan, hinihingi ko ang... Subalit, natigilan ito dahil nakalimutan nito ang huling kataga at isang matalas na pagkidlat ang pumupunit sa may kalawakan. Ay, wait. Una! Alam ko! Eh, ano magagawa ko? Nakalimutan ko, eh. Nakagutom na ako, eh. Kala kasi madali, eh, no? Ay! Ito, last na! Game! M. At sa huling pagkakataon, inusal nito ang mga kataga upang wakasan na ang karumal-dumal na kaganapang kanilang kinahaharapan. Sa kapangyarihan ng araw, sa yakap ng pulang buwan, ako si Poging Kulas, ang tagapagtanggol ng pag-ibig at katarungan. Sa ngalan ng kapangyarihan ng kalawakan, hinihingi ko ang basbas ng kalikasan. Hugasan ang lahat ng makasalanan! Kumidlat ka! Tumagundong ang buong kalangitan at natigilan ang lahat sa karamihan ng nakikipaglaban. Natigagan ang mga nilalang. Dama nila ang kilabot ng pagpunit ng mga kidlat sa kalangitan, pati na ang pagyanig dulot ng dumadagundong ng napakalakas na mga paggulo. Itutuloy. Ano ang naghihintay sa huling yugto sa panahon ng Tiempo Muerto? Isa ba itong magandang katapusan o isang panibagong pagbubukas ng mas nakakapangilabot na digmaan? Abangan ang huling tagpo sa kwento ni Mang Berto sa panahon ng Tiempo Muerto. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, kaibigan, ay huwag mahihiyang pindutin ang ating subscribe button, pati na ang notification bell, upang hindi ka mahuli sa pagsusulputan ng ating malakas. Bilis, no? Ulit. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, kaibigan, ay huwag mahihiyang pindutin ang ating subscribe button, pati na ang notification bell, upang hindi ka mahuli sa pagsusulputan ng ating mga napakasariwa at original na mga kwento. At idamay mo na din ang ating like button nang sa gayon ay mas makadaragdag ng inspirasyon para po sa inyong lingkod na mas makapagbibigay pa ng dekalidad ng mga kwento. Pati ang pag-iiwan po ng inyong mga positibong mensahe ay lubos ko pong ipinagpapasalamat. Yun lamang po. And this is Pinoy Horror Encounters na nagsasabing ang hindi mag-skip ng ads, laging fresh ang gising. So Beshi, alam mo na kapag haggard ka bukas, ha? Hmm? Basta ako nagsabi lang. O siya? Stay safe and fresh, everyone! And stay awesome! Peace!